Ligtas na tayo. Wala na judgment sa papuntang impyerno. Pero meron tayong tinatawag na lima o judgment seat of Christ na saan bibilang mga Kristiyano pagdating ng araw at katulad ng Panginoon yung mga ginagawa natin dito sa lupa. Ayan yung ginagawa natin sa ministry at ayan yung isa-isa rin natin. So, tayo ay ito ngayon lahat at buksan natin ang ating Biblia. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Nag-aaralan natin ang judgment seat of Christ. 2 Corinthians. Sabay-sabay natin ito sa akin. Hindi na ba kayo? Sige na. Ready? Read. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that, he had done whatever it be good or bad. So, sabi dito, whatever a good or bad. At kung tayo ng Panginoon pagdating na kayo na lang sa death sa Panginoon namin nakita at mga pangalian sa lahat. Salamat po muli sa pagkakataon na may po ay makapagindog sa inyo. May po makapagdala sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa inyong salita, Panginoon. Hindi lang yun, may pagdating namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano po namin nagamitin ang inyong salita, Panginoon, sa ang buhay. Bigyan niyo po. Awahan niyo po kami sa inyong mga nagawang kasalanan. Hayag mga kumigilan, Panginoon. Bigyan po yung ating po yung mga member ko po na parating ko at hinahin niyo din po si Pastor Bong kung nasaan po mo siya ngayon ngayon sa Paete. Hinahin niyo po ang aming Pastor Bong ngayon at kailangan po ang sinasang pinalilan sa pangalan ni Jesus na ngayon sa ngayon ng Kalalitas. Amen. Bigitin mo lang po sa Tagalog yung binasa natin verse 10, verse 5. Second Corinthians verse 5. Second Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi ng Bible, sapagkat tayong lahat ay kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa naging ginawa niya, maging mabuti man o masama. Again, ang lima pagkatsunis of Christ, ito ay hindi sa mga unbeliever. Okay? Ito ay hindi sa mga hindi ligtas. Hindi ang lima ay ito ay sa mga mananampalataya. Okay? Alam natin na judgment ang Panginoong Hesus Kristo sa mga hindi mananampalataya. Okay? Hindi mapunta sila sa hindi ito. Pero sa ating mga mananampalataya, pagdating ng araw, hahagulan din tayo ng Panginoon kung tama ba yung mga paglilingkod natin sa Kanya bilang isang Kristiyano. So, kaya ang ganda ng Panginoon kasi although ligtas na tayo bilang mga Kristiyano, pero pagdating ng araw, meron pa pala ang tinatawag na lima o Jesus Christ na isang ipapahayag yung mga ginawa natin sa Panginoon. So, ano ba yung una, makikita natin dito na the time of judgment of Christ long after the first resurrection. After the first resurrection and pangalawa is the second coming of Christ. Makikita natin yung at the first resurrection, Luke chapter 14, verse 14. So, ito medyo hindi ko alam kung tama yung pagkakasulat yung video na Luke 14, pero makikita natin dito sa Luke 14 yung sabi ko yung at the first resurrection. At maging mapalad ka sapagkat wala silang sukat gagatin sa iyo sapagkat gagatin sa iyo sa pagkabuhay na muli sa mga ganap. The first resurrection, yung tinutukoy dito ng Panginoon, at maging mapalad ka sapagkat wala silang sukat
gamit sa iyo sa pagkagalagyan sa iyo sa pagkabuhay na aming ginawa ng mga mga gala. Verse 15, nangarinig ito ng isa sa isa na malakaw kong kasali na sa dulang ang sinabi sa kanya, mapalad ang kakain na ginapay sa kaharian ng Diyos. So ito ay tumutukoy dito, pagdating na nga ng araw, mga Panginoon and Blessed ay talagang ang pinatawag na paghatol. Yun yung sinabi ko na mapalad ka. At mapalad din yung mga tao na mawagong kasalan niya sa dulang at sinabi sa kanila mapalad ang kakain ng pinapalad sa kaya ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga ligtas. Okay, so pag sinabi di makapalitan yung sinasabi, honestly, yung first step at tapos resurrection, medyo nabuluhan ako ng mabuntay. Pero, dito sa mababasa natin na verse na, yung bimanga at the first resurrection of Jesus Christ ay para po sa mga ligtas. So, yung judgment ng Panginoon ay nakikita pa natin doon kung siya ay nag-resurrect na. And, pangalawa, yung judgment sa pang-judgment ng Panginoon, yung dating na judgment ng Panginoon sa ating mga ligtas ay yung kanyang pangalawang pagbabalik o the second coming of Christ. Matthew chapter 16, verse 27. Matthew chapter 16, verse 27. Sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa palawalagian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagaya, ibibigyan ang bawat tao ay sa kanyang mga gawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanyang makita ang anak ng tao na kumaparito sa kanyang mahalan. So, verse 27, ito ko yung pagbabalik ng Panginoon. Okay? Na paano darating ng Panginoon? Sapagkat ang anak ng tao, ang ating Panginoon sa Kristo, muli siyang darating, paparito na sa kaluwalagian ng kanyang ama na kasama ko rin yung mga anghel. So, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, pagdating ng araw, sa kanyang second coming, kasama niya yung mga anghel niya. At makikita talaga natin yung kanyang kaluwalagian. Sinabi ng Panginoon, pagdating ng ating Panginoon, muli, second coming, yung mga tao, yung mga Christian, na hindi makakatingin ng kamatayan. O ay natawag natin na rapture. Okay? Pagdating, so yung trumpet, tayo pupunin ng Panginoon, kung ako lang tayo, kung ako lang tayo ng rapture, ay yung mga tao talaga hindi makakatingin ng kamatayan. So, dito na mag-uumpisa yun. Dito na mag-uumpisa yung ating. Dito na mag-uumpisa na magkakaroon na diba? Yung mga rapture. So, habang ang mga Kristiyano dito mga believer o mga tao dito ay nag-iiyak dahil sa parusa nila sa Panginoon, tayo naman ay magkakaroon ng bigma sa labi o judgments of Christ. So, ngayon, the question is, at least the purpose of judgments of Christ. Ano yung pinaka-focus ng judgment seat of Christ? In the positive side or positive consideration, to give reward for good service to Christ. Both silver and precious stone. And pangalawa, to deny reward for bad service to Christ, good king and stumble. So unang-unang makikita natin dito na Kung bakit na yung judgment seat of Christ, kasi para magbigay ng mga reward dun sa paglilipod sa Panginoong Kristo. Okay? Gold, silver, and precious stone. So, para bang magiging graduation to, parang kung natatapos tayo ng graduation dito sa grupa, pagdating ng araw, tayo mga Kristiyano, sabihin ba na ako sa judgment seat of Christ, tayo po ay magpapulis ng ganito. Bibigyan tayo ng Panginoon ng
buhay. And ipapakita rin ng Panginoon yung mga ipapakita rin ng Panginoon sa atin yung mga hindi rin maganda ang ginawa natin dito sa lupa kahit na tayo ay Kristiyano na. Kaya nga hindi na assurance yung tayo mga Kristiyano na okay, nandito tayo sa Panginoon. Ang lagi natin kinitignan, tama ba yung motivation natin? Kasi pagdating ng intention of Christ, patay tayo. Baka hindi tama ng intention natin, so yun yung isa-isay natin. So, yung una, tandaan natin kung bakit meron intention of Christ. To give reward for good service to Christ. Gold, silver, and precious stone. So, at pangalawa, to deny reward for bad service to Christ, good, faith, and stumble. Nakikita natin yung gold, yung silver, and precious stone. So, ito yung mga napakahalaga na mga bato. So, pinapakita nila dito yung mga solid o yung mga talagang importante. Pero pag yung mga may halaga, okay, may halaga ng mga bagay. At yung isa namin tutukoy dito, would be yung stumble to yung mga kahoy, yung siyempre kung umupo ngayon sa gold, ngayon wala akong itatapat yung sa gold. Pero, ayun yung mga pinapakita niya dito. So, ayun yung magdating na araw, suggestion is surprise. And negative side o negative consideration, not to determine whatever a person with the evidence or end. So, suggestion is surprise. Hindi ito not to determine whatever a person with the evidence or end. Hindi ito yung judgment na mapupunta sa labi. Okay? At mapupunta ka sa San Diego. Hindi ito yung judgment na yun. So, ibang judgment yun. So, dito, yung judgment is of Christ. Ito na yung isa-isa yung mga ginawa natin mga Kristiyano. And pangalawa, yung isa sa mga negative nito, hindi naman negative. Parang examination. Siguro, papayada natin doon ng negative consideration. Siguro, examination. Examination yung mas magandito dito na pagdating ng araw, makikita natin yung mga ginawa natin sa Panginoon. Whether for bad and good. Not to punish believers, kasi hindi naman to sa judgment seat of Christ, hindi naman to para pahilain tayo ng Panginoon. Okay? Although, puro mararamdaman natin to. Kasi pinapakita yung bad and good. So, meron siguro tayong mission dito. Kung tayo nila mga nangyari doon. Hindi, pero sa akin, siguro may emotion tayo dito kasi pinapakita yung bali yung dito. So, yun yung... Pero hindi sabihin na ipapanish tayo ng mga viewers. So, unang-unang, kung bakit may gantong event sa langit, upon repentance, sins have been forgiven. Sapagkat tayong mga believer, ayaw na. Hindi naman tayo ipapanish pa dito ng Panginoon kasi yung ating mga kasalanan ay pinagbayaran ng ating Panginoon. Na-covered na ng kanyang blood. At inalis na. Hindi natin masyadong mapasahin lahat. Pero ito yung dahilan kung bakit hindi naman tutupan siya ng mga believer. Kaya dahil yung kasalanan natin, yung kinovered na ng Panginoon, inalis na ng Panginoon yung mga kasalanan natin. As all sins, let it out, buried into the depth. And forgiven, forgotten by God. So, itong medyasyon sa suppress, hindi ito para sa mga, hindi ito para sa mga believer. So, ito ay para sa mga believer. Kasi nung tayo ay naligtas na sa Panginoon, ay maraming nangyayari sa atin na pinatawag ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So, ito yung book, ito yung magandang focus dito. What a particular areas of life is being judged. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, alam natin dito sa tayo, hindi ito yung mga mapunta sa impyerno. Ano yung mga areas natin bilang isang tao, bilang isang giver, ano yung mga i-judge ng Panginoon sa atin? So, dahil sa list ko naman ito, siguro, na
Hanggang sa tayo ng mga Diyos, bigyan buhay ng sa isang Diyos. Siguro, una, how we control our human nature. Yung ating tayong mga Kristiyano, paano ba natin makokontrol yung ating buhay? Paano ba natin makokontrol yung ating behavior? Paano ba natin makokontrol yung ating Christian character? So, basahin natin sa 1 Corinthians 9, verse 25-27. Siguro ako nagyaw na ito. 1 Corinthians? Oo, 1 Corinthians 9, verse 25-27. 9:25-27. And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a hustler. One. Ano yung atunan ng Panginoon sa atin yung bawat mga bagay na ginagawa natin? Ang mga bawat na naikipaglaban sa mga and every man that strives for the mastery o sa talaga ng mga palaruan na pagpipigil sa lahat ng mga bagay. So yung temperate in all things kasi nakasabi ng mga Kristiyano yung temperate or yung behavior natin paano tayo pigil sa mga bagay-bagay. So, ayun yung makakatulad ng Panginoon pagdating ng araw sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi siyempre, Kristiyano na tayo. At Kristiyano na tayo, hindi naman tayo 100% perfect na agad. So, ito yung makakatulad ng Panginoon sa atin pagdating ng araw. Yung mga hindi natin nakontrol o maaari nakontrol natin mga bagay-bagay. Mga pag-uugali dito sa mundo. Lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. So pagdating ng judgment of Christ, ito yung isa sa mga crown na matatanggap natin. Kung makapagdapat tayo, is incorruptible crown. Kasi tayo mga tao, naghahanap tayo ng corona. Ang simbolo ng corona ay kagustuhan natin. Mga kagustuhan natin. So lahat ng mga kagustuhan natin, lahat ng mga bagay na yan ay naluluma. Pero patating sa langit, yung reward na ibigay sa atin ng Panginoon is hindi ito ba naluluma. So base pa rin yun sa ginawa natin dito sa lupa. Number one, yung mga human nature natin na dapat natin i-control sa pagdating ng araw na tulad ng Panginoon ay our works will be judged. Yung ating mga gawa ay hahatulan ng Panginoon. So, atin says, 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Pwede naman sila gumawa para sa Panginoon eh. Kanyang, nagbibigay sila ng
ng pera dito sa Diyos para may pampili. Eh, padating ng araw, mag-i-libre lang kayo para mapunta sila sa langit. So, pwede yung mga unbeliever gumawa sila yung mga bagay para din sa Diyos. Pero tayong mga Kristiyano, kahit hindi tama yung motibo nila, pwede silang gumawa ng gano'n. Ganun din tayong mga Kristiyano. Kahit hindi tama yung motibo natin dun sa pagpagawa natin ng sa pagpagawa natin sa Panginoon, halatulan ang Panginoon yung pagdating ng araw. At kapag ito ay hindi hindi naman talaga totoo na para sa Panginoon, masusunod na ito. So, ang mababaliwala lang siya. Kaya sa ating mga Kristiyano, kung may gagawin tayo sa Panginoon, maliit man o malaki, dapat alam natin para sa Panginoon talaga. Kasi kapag hindi para sa Panginoon, magiging maganda yung image natin sa ibang tao. Pero pagdating pa na araw, pag marap na tayo sa judgment seat of Christ, ay masusunod lang pala kung mali yung ating motivasyon. Kasi pwede ka talagang gumawa sa Panginoon para makilala ka, parang ganito. Pero pagdating na araw, susunodin ng Panginoon yan kung hindi yan totoong pabiling ko talaga. So, para ito ay maging reward, dapat totoo yung pabiling ko natin sa Panginoon. At Matthew chapter 12, verse 36 to dami lang, bukas mga kanina na Matthew chapter 12:36-37. Mahatulan ng Panginoon yung ating mga salita, words. May nakasulat, may nakalagay dyan, di ba, na evil, every evil words. Yun. That every evil words that man shall speak, they shall be found out in the day of judgment, in the day of judgment of Christ. For thy words, thou shall be justified, and thy words, thou shall be condemned. Kaya yung mga joke natin, yung mga joke natin, kahit na joke lang yun, pero pagdating ng araw, pati pala yung salita natin, i-judge siya ng Panginoon. Okay? Kahit joke lang siya, especially sa ating mga lalaki, yung green jokes, patay tayo, matulad tayo ng Panginoon doon. Hindi naman siguro lahat yung mga gawa natin. Kung ating yung mga gawa natin, or yung mga ginagawa natin, especially, ginagamit natin yung salita ng Panginoon, ay yung pangalan ng Panginoon. Pero nag-uubod na pala tayo. Diba? So, yung pati pala yun, pero yung words na lang yun, aalalahanin pa ng Panginoon sa namin. Ganun siya katalino. Pati yung mga evil words natin. Kaya ina tayo sa mga salita natin. Sa mga jokes, sa mga sinasabi natin. Okay? Hindi kasi tayo nagiging aware minsan sa ganun eh. Kasi piling natin eh, nag-joke lang naman yun. Saka hindi naman ako nisigaw sa sinabi mo. Makatawarin mo na ako ng Panginoon. Makatawarin tayo ng Panginoon. Again, pero pagdating ng araw, iahatol sa atin ng Panginoon para sinulat ng Panginoon para maging mas maingat pa tayo sa ating mga sasabihin. Kasi sabi dito sa text, yung ating salita, yung ating lipid, ginagamit natin yung mga prayer sa Panginoon. Tapos minsan gagamitin din natin siya sa kalokohan. Kaya nga, pag nagmumura tayo o pag galit tayo, sabihin na lang natin pambibigay. Kasi hindi na lang natin mumura. Kasi pagdating na araw, tayo mga Kristiyan, nakakulan ng Panginoon. And, ato yung hatulan ng Panginoon sa atin, dapat natin i-control is yung ating pag-iisip. Matthew chapter 15, verse 19 to 20. Pero ako naman basa, 15. 19 to, chapter 15, verse 19 to 20. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalaga, pakikiapin, mga paglalakaw, mga pag-iisip,
Verse 20, itong mga bagay na nakakagawa ka ng tao, dapat ang kumain hindi maghugas na mga kamay ang hindi nakakaawa sa tao. So yung ating mag-isip, yung tinuturuan niya dito, yung context niya dito, dapat ang mga bagay na lumalabas sa bibig at sa puso, nagagalit at siyang nakakaawa o nakakaawa sa tao. So yung ating tanong pag-isip, kaya minsan, ngayon, sa mga tinuturo siya dito, na nagdadalo sa isip natin kadalasan, yung ating, especially yung ating puso. Kasi kung ano naman ang ating puso, 90% ay hindi rin naman ang isip natin. Yung masama pag-isip, mapagpatay, hindi lang mapagpatay, pero iniisip mo naman yung kasama mo, pinapatay mo. Pangangila, ang Bible niya, pakatindi ng sinabi niya, hindi ka nga naman hiyak, pero naiisip mo naman, pangangila pa rin ako doon. Ibig sabihin, ganun talibit yung pangunod sa kasalanan natin. Sa pag-iisip pa lang natin, ito pa lang tayo ng kasalanan. Kaya nga hindi pwedeng sa ating mga Kristiyano, hindi pwedeng wala tayong ginagawa dapat. Diba? Although, minsan may dumadating sa punto natin, ang isang sa isang araw, gusto natin nilagawin. Pero sa pag-inigaw mo sa Bible, kasalanan yun. Kasi kapag yung oras mo, wala kang ginawa, pero ang dami mong mga iniisip na kalokohan, pati tayo sa mga noon. So, pati yung mga maliliit nating pag-isip sa mga kapwa Kristiyano, makikita natin ang pagdating sa akin. Hahatol na lang ang Panginoon mo. Lahat tayo, patay tayo pagdating sa langit. Makikita natin kung ano yung mga totoo natin yung iniisip. Ang dating na ang araw. And, isa pa yung sinabi ng Panginoon, yung ating mga secret. Romans 12 verse 16 at Romans 2 verse 16. Verse 16. Sa araw na aatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking pamilyo sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Para tayo aatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya yung mga secret natin, secret na kayo yan. Kaya sinabi ng Panginoon na walang secret na hindi mabubunyan. Kasi pagdating pa na ng araw sa the judgment of Christ, doon pa na natin yung makikita. Okay? Wala naman siguro tao, wala naman siguro anong tao na walang secret. Okay, lahat tayo wala naman yung secreto. Siyempre, kaya yung sinabi sa akin ng classmate ng teacher ko sa Bible school, kapag ay medyo sinig ko lang. Kapag naiinag sa akin sa'yo na kapwa mo na ng palataya, na sikreto na, at kasalanan yun, i-judge mo siya o i-review mo din siya ng sikreto. Pero kapag yung kasalanan niya at marami mo nakakalam, i-review mo din siya ng public. Ayun yung nasa Bible. Kasi bakit? Kasi pagdating ng araw, either secret yan or hayag, doon na lang ipapahayag ng Panginoon. Ngayon, kung bakit ganun yung pattern ng Bible sa atin sa pag-review, di ba? Review is better than secret love. Totoo yun. Pero ang review na hindi natin pinag-iisipan, yung mga secret na bagay ay mag-ingat tayo. Pero pagdating ng araw, secret man yung hindi, ipapahayag ng Panginoon. Amen? Kaya mga Kristiyano, meron tayong mga sikreto na lihim lang, ay na nakakala. Pero pagdating ng araw, kaya hindi tayo pwede mamalinis lang sa mga malinis kasi pagdating ng araw, hindi na lang natin malalaman yan kung sino na talaga tayo. And mga kaunima,
our motives will be judged. Ito ang pinakamasakit. Yung motivo natin sa Panginoon, sa sabihin ko si Panginoon, ay patay, na-discuss na pala. Sorry. Sige, siguro, hindi na lang namin natawa. Hindi, ah, ten. Yung ating motibo, hindi natin ito. Ngayon, sa ating pagdalilipot tayo sa Panginoon, dalawa yan. Correct motive and wrong motive. Yung nakala rin dito, 1 Corinthians chapter 5 verse 14, pero hindi na natin mabasahin kasi parang siguro nagkamali siya dito. Typo naman niya. Pero, maraming verse na nagsasabi na dapat ang lumiling po tayo sa Panginoon, tama yung motive natin. Kasi ahatulan ng Panginoon talaga yung pagdating ng araw. At syempre, correct motives and wrong motives. Siguro basahin na natin itong wrong motives. Sakop niya naman ito. 1 Corinthians 3 verse 3 to 21. 3 verse 21. Therefore, let no man glory in men, for all things are yours. O, kaya tuwag ipagpuri inuman ang mga tao sa pagkatanggap ng mga bagay ay sa iyo. Kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na dapat inahat, ay sa inyo. At kung kayo kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ang context dito, nag-aaway-aaway sila. Naglilingkod sila sa Panginoon, 1 Corinthians. Pero, meron sila mga sinusundan ng mga leader. Yung context nito. Sabi nila, ay, nakakay si Cephas. Malakas si Cephas eh. Ay, nakakay Paul. Ay, nakakay Peter. Ay, ako sa Panginoon. Pero malilingkod nito nila. Malimotibo nila rito. Although nakikita sila ng mga tao na dito sa Panginoon. Pero malimotibo nila sila. Sabi na, kaya ang rebuke sa kanila dito, ang rebuke sa kanila dito na ako sa Lord. Huwag yung sabihin kayo kay Kepas, huwag yung sabihin kayo ay pindi kay Paulus, kaya nyo mag. Itawa niya yung motibo nyo. Ang totoong sinusundan yung Panginoon ko sa Kristo. Yung salita niya. Ayun yung tradisyon nila po sa Lord dito. Yung verse 23, at kayo kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. So, ay yung motivation sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kung ano ito Jesus, yung motor, siya ang motor ng ating salvation. Kasi pag sa tao kayo tumingin, tumingin kayo sa akin, ako ko lang, magpatuloy kayo. Diba? Ang mga tao, pag tingin natin yung mga tao, pag na-discourage tayo sa kanila, maapektuhan tayo. Pero, patumingin tayo sa Panginoon, sabi ng Bible, siya yung motor ng salvation. Okay? Patuloy lang, kahit na mga mawala, patuloy lang. Tapos, kung ikaw naman yung nawala, balik ka lang, patuloy ka lang. Yun yung ano, ayun yung sabi ng Bible. At least, hindi ka titigil. Ayun yung tarish ng Panginoon. Ayun, ang mga details ng Panginoon sa atin ay yung ating dapat i-control bilang mga Kristiyano, yung ating words, kahit yung mga jokes o maliliit na salita natin, ako bilang Panginoon yan. And yung ating pag-isip, syempre, isang pamag-umpisa ang words sa pag-iisip natin. Kung bakit natin nagagawa, kasi iniisip natin. Pati yung ating pag-iisip. And yung ating mga secret, mga sikreto natin, pagdating ng araw, nalalaman natin yan. At tatulad natin na division ng Panginoon yan. And yung ating motibo, tama ba yan o mali? Kasi kapag tama yan, sabi ng unang text natin kanina, pag dinaan yung sapo, yan ay isang magandang doon yan. Isang makikap na doon yan. Ayun yung reward natin. Pero kung mali yan, mali yung motibo natin, tingnan araw, susunugin ang Panginoon niya. And 125 tayo. Okay, 125. Sige, how we spend our time. Ano pa yung mga i-dedel siya din ang Panginoon pagdating ng araw? Si Jesus Christ. Yung ating oras. Yung
Ephesians 5:16, sabi doon na yung kung paano ba natin ginagamit yung oras natin. Kasi malapit na dumating ang Panginoong Jesus Cristo. So, young people, ay, ginagamit pa natin yung oras natin sa Panginoon. Kadalasan siguro ang sabi natin, hindi. Kasi, ilang oras yung sa Facebook, ilang oras yung sa YouTube. Lalo ako sa YouTube, talagang mahilig kasi ako sa kanin. Sa mga parts, sa mga tools, sa mga ganun. At nagtagal sa fit sa YouTube. Lalo yung mga tutorial. Ang sarap na lang, pag mga ganun. Kaya nga lang, mas marami yung time natin sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, o pakipag-gabin yan sa mga kanukuhan. Pero sa pagbabasa ng Bible, 30 minutes, walang mag-aral. 30 minutes, 15 minutes, yung chapter, alam is, pwede ba na lang. Kasi nakapagbasa rin. So, reading. No? Wala tayong schedule ng reading. May schedule ba tayo ng reading? Sa personal? Hindi mo saan yung tips na mag-schedule sa ito pang reading? Kahit tayo sa isa lang. Okay lang yun. At least, mapapractice. Yung isa lang, nagdami din yan. So, tingnan natin yung time natin sa Panginoon. Siguro, ang ganyan lang tayo. Actually, marami pa. Siguro, dadaan na lang natin yung makakatuloy ng Panginoon pagdating ng araw sa judgment of Jesus Christ. Yung paano natin ginagamit yung pera natin. Saan natin ginagamit yung pera natin? Sabi ng Panginoon, dapat mas ginagamit natin sa gawa niya. And yung ating how we react to temptations, James, alam natin ang book of James, puro ano yan, puro pagpapangumpa, pagpapababa, pero paano natin ang temptation? And how we get other believers, so napakarami nung i-delish natin ng Panginoon, pero ang mahalaga, ito yung kailangan natin tanggalan. Sa paglilingkod sa Panginoon, okay maging motivation yung reward. Kahit sa school eh, kaya nag-aaral ng mabuti kasi may lalo sa reward. Pero, pagdating ng araw, susunod na lang yan. Ang lagi natin tatandaan, paglilingkod sa Panginoon, tama ba yung motivation natin? Ito lang yung mga naging namin. Ito yung, kasi kung tama yung motivation natin, kung tama yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung magiging na tayo sa mga maliliit na ginagawa natin. Paano tayo i-spend yung time natin, yung kaya natin, at kung paano tayo, paano natin i-treat yung mga bagay-bagay. So, sana ay pagdating ng araw, wala tayo yung mga sa Panginoon, sa judgment seat of Christ, maghinta lang tayo sa Panginoon hanggang sa pangalawa niyo pagbabalik. So, malapit na siguro. Pero, kung prayer nyo na makapunta tayo ng rapture, amen, makapunta tayo ng rapture. Pero, ang importante, alam natin kung ano mangyayari pagdating sa langit. So, ito po yung pinag-aralan natin, Bima or the Jesus of Christ. Pagdating ng araw, kaya tayo mga Kristiyano, makatulad tayo ng Panginoon. May detach tayo ng Panginoon sa langit. So, tayo tumayo na, tayo yung manalangin. Diyos na magbalik at makapangyarihan sa lahat ng Panginoon na may kayo malapit sa inyo. Ang ating araw, harap kami sa inyo ito ang Panginoon. Kung ano po yung mga ginagawa namin. At awa ay sa maliliit na bagay ay matutunan namin Panginoon. Bigyan kami sa mga maliliit na bagay. Kasi tayo mga maliliit na bagay, hindi kami nagiging kawal. Ay magbibigay kami ng sulit sa inyo pagdating ng araw, Panginoon. At bawat isa namin ang Kristiyano, hindi ba rin pare-parehas. Pero isa namin yung goal namin, Panginoon. Iwalagay namin yung pangalan. Nawa, ibigay niyo po kami ng wisdom kung paano po namin magagampanan yung mga dapat namin gampanan din ng isang Kristiyano, Panginoon. Ginagamit ako namin ngayon, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus namin sa Diyos.